Makakapanayan po natin si Ginoong Mark Timbalang, tagapagsalita po ng NDRRMC. Magandang umaga po, Sir Mark. Rise and shine. Si Diane Carrer po ito with Aljo Bendijo sa Rise and Shine Pilipinas. Sir? Good morning po, ma'am. Good morning, Sir Aljo. At sa lahat po na ating mga kababayan, magandang umaga po sa lahat. Okay, sir, base po sa inyong datos kahapon, meron pong naitalang 67 na death toll dahil po sa bagyo. Saan lugar po ba galing ang bilang na ito, sir? Apo, actually po, meron pong karagdagan pa yan na dalawa. This will bring the count to 69. Pero for verification pa po, itong mga detalye na ito. Pinakamataas po na count natin ng fatality sa Region 2 na 22 katao po ang konfirmadong nasawi. Region 3 naman po, dalawa. Sa Calabarzon, 17. Sa Region 5, 8. Sa Cordillera, 10. At sa National Capital Region, 8 po ang nasawi. Ang injured count naman po natin, 21. Sa Region po, Region 2 po, 3. Calabarzon, 9. Region 5, 8. At sa Cordillera, 6. So missing naman po, 13. Dalawa po sa Calabarzon, 8 sa Region 5, at 3 sa NCR. Okay, so Sir Mark, itong sinasabi niyong 69 na death toll, although 2 are still for verification, posible pa rin po itong tumaas ang bilang na ito? Posible po yan, kasi tuloy-tuloy po ang ating pag-update at ang ating operation sa ground. May posible pong posibilidad po na tumaas, may posible din po mabawasan, kasi kinukumpirma ba po natin yung sirkumstansya ng pagkamatay ng itong mga kababayan natin. Okay, sir, pagdating naman po sa sektor ng agrikultura at infrastruktura, ano po yung latest figures natin, sir, patungkol po sa damages sa sectors na ito? It's 1.19 billion pesos worth of damages to agriculture na po ang naitala natin sa Region 1, 2, 3, Calabarzon, 5, and the Cordillera. Yung atin naman pong damage to infrastructure, 469.7 million dyan po sa Region 1, Mimaropa, and Region 5. Okay, so after po nitong mga sunod-sunod na bagyo, importante rin po itong tulong at relief na ibinabahagi po natin sa mga affected residents. Kamusta po yung ating tulong in partnership with Department of National Defense at DILG, Sir Mark? Tuloy-tuloy po ang ating pagpo-provide ng relief support sa ating mga kababayan na naapektuhan po nitong mga typhoons. Diyan nga po sa Bicol region, tuloy-tuloy ang pagpapadala natin ng relief. Saka sa Region 2 naman, nagpadala na po tayo ng mga relief, additional PPE for distribution at evacuation center, water treatment equipment. Kasama na po din yung family food packs and non-food items. Ang pagbabiyahe po nito ay sagot mahan sa Armed Forces of the Philippines by air, by land, and by sea. Yung mga kasamahan din naman po natin sa Coast Guard ay nagbibit-bit din po ng ating mga relief papunta din sa mga areas na yan. Thank you for your time. Nakapanayin po natin Ginoong Mark Timbal, ang spokesperson po ng NDRRMC. Salamat po, Sir Mark. Thank you.